Hello and welcome po sa aking YouTube channel, JPDC Anime TV. Ngayon naman po i-upload ko po ang episode 14 ng Konosuba Season 2. Part 1 po muna ulit tayo mga idol. Sa mga bago nga po pala dyan, hindi pa nga po pala nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag nyo na lang pong kalimutang mag-subscribe and click nyo na rin po ang notification bell para po every time po may bago po tayong video upload, ay ma-notice po kayo. Mga idol, about nga po pala sa ating pong main channel na Patrick Anime TV. Mawawala na po yung ating pong channel na yun within 7 days. Nakakuha po tayo ng copyright strike po doon mga idol. Pasensya na po kayo kung hindi na po tayo makakapag-upload po doon. Pero gumawa naman po ako ng new channel. Search nyo na lamang po ang Tito Pat TV. Ito po yung mga idol. Yung Tito Pat TV. Search nyo na lamang po. Mag-upload po ako doon ng Detective Conan mga idol. Sana po suportahan nyo rin po yun mga idol. Yun lamang po mga idol. Let's go to the video na po. Hala, hala, sinisipin ka ba? Ingatan mong sarili mo. Ikaw nga tong tunog barado ang ilong Kazuma. Bibilisan ko na ayusin tong pan-jogging mo. Eh, ikaw mo nang tapon yan sa apoy. Kaya dapat lang naayusin mo yan. Hala, nagugutom ka ba ako, ha? Oo nga pala. Hindi pa nga pala kasi ako makain ng almusal, no? Eh, ikaw tong nagsasayang ng pera natin, di ba? Para sa ano? Sa alak, di ba? Bakit ba? Mukhang ang saya-saya na lang nagpa-party doon! Yan ba yung fancy bubbly na alak na itinago ko sa ilalim ng kama ko? Bakit nasa'yo? Ano sa tingin mo? Pwede kaya natin may sandato? Chamuske, halika rito. Ibalik mo sa akin yan! Nag-iisang bote ng alak yun na natira! Isasanda ko to para magkapera tayo! At kung hindi pwede, iinumin ko rito ng isang tunggal! Baka sakaling mainitan pa ako! Ibalik mo sa akin yan! Hindi ako makakatulog nang wala yung bote kasi sa tabi ko! Kung ba makaawa ka sa akin matapos susunukin yung damit ko, baka gusto mo ibenta na rin yung tela mo! Hindi pwede, no? Parte ng pagkatao ko bilang Diyosa ang telang to! Hindi pwedeng ibenta to, no? Baliw ka na ba? Bakit ka papatanos sa alos? Steal! Ha? Uy, Kazuma naman! Patawarin mo na ako sa mga kasalanan ko! Pakiusap! Ibalik manahimik ka! Wala pa tayong nababawas sa utang natin at hindi pa rin nakakabalik si Darkness! Hindi ba dapat yun ang iniisip mo ngayon? May problema, Kazuma! Tulungan niyo ako! Huh? Sino ba? Sino ka ba? Ha? Natuwa siya dun? Kazuma! Hindi ako nakikipagbiruan sa inyo ngayon! Darkness! Ikaw ba yan? Nag-alala kami ng sobra sa'yo! Darkness! Huh? Si Kazuma! Si Kazuma kasi! Hinubaran niya ako ng pagkatao at pinlalo pa niyang ibenta ang pinakamahalaga kong pag-aari! Ano? Ay, anong sabi mo? Malagayang pagbabalik, Darkness. Oh, Megumin! Kamusta na? Yung pusa mo? Hindi ko na uungkatin ang nangyari sa'yo. Maligaya lang ako nakabalik ka na sa amin. Kaya subukan mo sanang makalimutan ang mga nangyari sa'yo. Ha? Huh? Hindi kita maintindihan. Pero mas nagtataka ako sa sinasabing ubaran ni Aqua. Hindi ako nagkakamali. Mamahali ng damit mo. Marami ka siguro pinagdaanan. Ano ba kasi ang sinasabi niyo? Iniisip niyo bang napagsamantalahan ako nung harli kang yun? Masaya lang kami nakabalik ka na sa amin. Sige na, maligo ka na, makakabangon ka din. Mali kayo! Hindi naman siya ganun kasutel para hingin sa akin ang iniisip niyo! Sa isang banda, ito ang problema! Sino naman to? Wow, ang gwapo naman ito! Nakakainis! Bakit mo binunit? Oh! Ay, kumilis magising ang kamay ko. Anak pala nung maharli kayo nasa litrato. Alam mo bang, kapalit ng pagpapababa niya ng sintensya mo, gusto niya akong ipakasal sa anak niya. Nawala ako ng matagal dahil naghahanap ako ng paraan para hindi matuloy ito. Pero walang nangyari. Hindi maganda ang tingin ng ama ko kay Alderb. Pero mataas ang tingin niya sa anak nito. Natuwa nga siya sa ideya ng pagpapakasal namin. Pakiusap! Tulungan niyo naman akong kumbinsihin ang ama ko itigil ang kasal! Heto, tapos na! Ayos, diba? Parang bago ulit. Bakit ba ang galing mo sa mga bagay na wala namang ganong kwenta? Paano na to? Kung wala kaming gagawin, mawawala sa grupo namin ang crusader namin. Mawawala. Oh?
Salamat, Aqua. Mawawala? Hindi ko na alam kung paano ko matatanggihan at maiiwan. Ibig sabihin, mawawala na sa grupo ang crusader namin sobrang palpak sa paggamit ng espada niya. Hindi man lang makatira. Ni kahit isang target, wala man lang matamaan. Ako ba? Isa yata kong Diyosa. Kaka ma? Ito na yun! Ako si Kazuma. Anong ibig mong sabihin tanggapin ko ang kasalan? Ayaw mo na bang makasama natin si Darkness sa mga paglalakbay natin? Makinig nga muna kayong lahat sa akin. Kapag tinanggihan mo ang kasal, mas lalo tayong pag-iinitan ng mga yun. Oh, may punto ka nga. Kung ganun, tanggapin mo yung kasal, pero sisirain mo rin. Pero dapat hindi mapahamak ang pangalan ng pamilya mo. Oh, sige. Oh? Payag na ako dyan. Kapag gumana yan, hindi ko na kailangan sakta ng ama ko sa tuwing mangungulit siya tungkol sa magaganap na kasalan. Hala, nakakaawa naman yung tatay mo. Kazuma Sato! Oh? Narinito pa si Kazuma Sato! Bakit? Ano na naman problema? May mga umaaligid na halimaw sa paligid ng syudad. May kinalaman ba kayo sa bagay na yon? Ha? Huh? Sumama kayo sa akin lahat ngayon din. Hindi namin magagawa yun. Sa ngayon, may kinakaharap na batinding problema ang isa sa mga kasamahan namin. Hindi namin ito pwedeng maisa walang bahala. Megumin. Oh, teka lang. Sandali lang. Kaya ko na si Aqua. Pero matalino tong si Megumin sa ibang bagay. Magiging balakid siya sa mga plano ko. Megumin! Sumama ka na sa kanila. Ha? Huh? Kung may maraming bilang ang mga halimaw, maganda pang laban ng explosion magic mo. Huwag ka mag-alala. Ako na ang bahala kina Aqua at kay Darkness. Eh pero... Ikaw lang ang maaasahan ko sa trabahong to. Ako lang? Baka mo? Umaasa kami sa'yo, pinakamagaling na Arc Wizard! Ipapakita ko sa inyo ang aking kapangyarihan! Konosuba! Talaga? Totoo ba ang sinabi mo, Lalatina? Opo, minamahal kong ama. Ako, si Lalatina, ay makikipagkita sa magiging katipan ko. At sino naman sila? Mga kasamahan ko silang manalakbay. Ginusto po nila akong samahan sa pagkikita bilang butler at maid ko ngayong araw. Tama po ba ang sukat niyan? Mukhang kasya naman sa akin to. Bagay sa iyan ah. Huh? Mukha ka talagang katulong dyan sa suot mong yan. Ikaw rin kaya, Kazuma. Mukha kang napaligo ang tao dahil sa suot mong yan. Wow, ha? Sa tingin mo nakakatawa ka na? Kung wala lang tayo sa mansyon ng ibang tao, makakatikim ka talaga sa akin. Hindi ba, binibining Lalatina? Huwag mo akong tatawagin binibining Lalatina! Pinakiusapan ako ng ama niya na tulungan siya. Siguraduhin ko daw na hindi gagawa ng gulo tong anak niya. At kung magiging maayos ang pagkikita nila, gagantimpalaan daw ako. Namotivate tuloy ako magtrabaho. Alam nyo na ang dapat nyong gawin, di ba? Kayo nang bahala. Sadyang napakaligaya ko dahil pumayag kang makipagkita sa kanya. Nais ko lamang ang kasiyahan mo, Lalatina. Nagkakamali ka, ama. Pumayag lamang akong makipagkita, pero hindi ako pumapayag sa kasal. Anong ibig mo sabihin? At pagkatapos natin dito, irarason kong masyado pa akong bata para magpakasal at tatanggihan ito. Wala na kayong magagawa ngayon! Ito ang naisip kong plano para hindi matuloy ang kasalang ito! Sisirain ko ito! Sisirain ko ang walang kwentang pagkikita kita! Ala! Lalatina! Pwede bang tigilan mo yung bastos ng pag-uugali na yan? Hindi ka akit-akit yan para sa isang pagkikini. Traitor! Bakit ka kumontra? Isa lang akong tagasunod para sa pamilyang Dustiness ngayon. Kaligayahan mo lang din naman. Ang iniisip ko, binibini. Kazuma! Walang iyak, Kazuma! Yeah. Oh, Ginoong Walter! Oh. Aba, dumating ka rin. Ikaw ba ang balak nilang ipakasal sa akin, ha? Ang pangalan ko'y Dustiness Ford Lalatina. Tawagin mo! Binibini! Mag-iingat ka sa nilalakaran mo! Ano ba kayo? Akala ko ba tinutulungan niyo ako? Nakalimutan mo na ba na dapat hindi madungisan ang pangalan ng pamilya mo, ha? Kung masama ang relasyon ko, mas konti ang gugustuhin magpakasal sa akin at makakabalik na ako sa pagiging manalakbay ko. Handa akong isakripisyo ang lahat.
Sisikapin kong mamuhay ng mag-isa at patuloy na tatanggap ng mga matitinding quest hanggang sa matalo at mahuli ako ng mga kampo ng Devil King at maalipin nila. Manyak yata sinasabi yung mo hindi Devil King. Yung lang ang buhay na gusto ko! Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, ha? At isa pa, malayong-malayo ang karakter niya sa tipo ko ng lalaki. Una sa lahat, mukha siyang decente karakter. Hindi siya marunong magalit. Masipag siya, at higit sa lahat, malakas para makamit ang knighthood sa maagang edad. Hindi ba magandang qualifications sa mo? Banda? Dapat umasa siya ng nararapat sa status niya, yung may mahalin ng ngiti palagi. Ano bang mayroon sa mabait na tingin niya kanina? Ang gusto ko, yung katulad ng tingin ni Konosuba. Yun bang tingin na para niya na akong hinuhubaran? Hoy, hindi ako ganun tumingin sa'yo, no? Hindi siya marunong magalit. Kahangalan! Ang pupunas sa mga tagsilbi ng mali nila at pagpaparusa sa mga ito, ang trabaho ng mga amo. At saka ang tipo ng lalaki na gusto ko ay yung sobrang kabaliktaran ng disenteng lalaking yun. Hindi naman niya kailangan maging gwapo. Pwede na yung payat o di kaya yung malusog. Dapat mahina rin ang loob niya. At dapat madali pa rin siyang naaakit ng mga babae. Yung tipo ng tao na walang magawa sa buhay. Mas pariwara, mas ayos. Isang walang kwentang tao na gusto lahat ng bagay ay madali. Mas ayos pa nga kung baon siya sa utang. Tapos iinom lang siya magdamag at di magtatrabaho. At sisisihin ng gobyerno kung bakit naghihirap siya. At ito ang pinakahinihintay kong pangyayari. Ang babatuhin niya ako ng bote ng alak at sasabihin, "Hoy, darkness! Gamitin mo ay ang katawan mo para kumita tayo ng pera." Anak ng tinapa! Wala na itong mag-asa! Mga idol, kinat ko po muna ulit sa part pong yan. Yung part 2 po natin, abang-abang na lamang po kayo mga idol. Pasensya na po kayo kung medyo nabitin po kayo. Yung part 2 naman po natin, i-upload ko rin po agad. Yun lamang po mga idol, maraming pong salamat.